Hi everyone, welcome to episode 2 of Team Ridemax Philippines TV Garage Tours. It's a wonderful day and thank you for spending your time with us. Right now, we are somewhere very, very far away and we are going somewhere very, very special. So, bring your stuff, hop along, and tara, road trip tayo! Ladies and gentlemen, just like magic, we have arrived. Wait lang, mali yata suot ko. Hi everyone, welcome to Garage Tours. This is the show where we show you all of our trusted dealers and friends representing the Team Ridemax Philippines family. Right now, we are here in Cabanatuan City and we are here to show you one of the greatest garages around town. Ladies and gentlemen, welcome to ADZ Garage. Ladies and gentlemen, it's time for us to now meet the man behind the action here in ADZ Garage in Cabanatuan, Nueva, Ecija. He is known as everyone's best friend and the all-around boss. Ladies and gentlemen, please welcome the boss of ADZ Garage himself, Mr. Adrian Pajarillo. Hello, sir. Hi. Thank you for having us. Kumusta, sir? Hello. Wow, this is a beautiful garage you have here. Thank you, sir, sa pagpunta sa ADZ Garage. Wow, very wonderful indeed. Napakaraming sasakyan dito. I'm excited to get the show on the road. But how about we go inside the office? Yes, sir. Let's talk a bit. So, ladies and gentlemen, we've seen the action in the garage. Now it's time for us to get back here to the office to see more of the action. Sir Adrian, before anything else though, tell us a bit about the story of ADZ Garage. Paano ba tayo nagsimula? Yeah. Okay, sir. My business started as a small garage lang. Actually, sir, it was a personal garage lang. And dahil mahilig talaga ako sa mga sasakyan, naisip ko na bakit hindi ko gawin yung passion ko at interest sa mga sasakyan ay gawing business. So, we decided to upgrade my small garage. Ngayon na ay service center na. And we had our opening last January 2020. And despite the pandemic, I never thought na maging successful pala itong small garage ko na, at ngayon ay may mga karaksesoris pa. Galing. Yeah. So, sa passion project talaga siya simula. Yes, sir. And I could imagine, napakagaling ng team mo, napakagaling ng pagsasama-sama ninyong dalawa, or ninyong lahat, to be able to make this dream happen. Mm-hmm. What are the products and services you offer here in ADZ Garage? Okay, sir. For products, we have Offroad Dreams like Fuel US and then XDK MC US din. Sa ano naman, sa off-road tires naman, meron tayong BF Goodrich, US din siya, Mastercraft, meron tayong Monster Australia, and the Rebo UK brand. Sa meron din tayong suspension, like itong Ridemax, ito, pinakasikat ngayon, Pro Fender Queen Series. Ito yung pinakabago natin ngayon na pinakamalambot na shocks talaga. Yan. Ito naman, money back guaranteed talaga na malambot talaga siya. Yan talaga. Dito kami, lumalaban talaga kami na malambot talaga ang Queen Series. Tsaka ito ngayon, pinakabago natin yung Oldman Emu. And then meron din tayong, we also do change oil, brake cleaning, wheel alignment, and other chassis repair. So, Sir Adrian, why choose Ridemax? Ridemax, sir. Kaya ito yung favorite naming ibenta. Other brand. Meron siyang ano talaga, talagang masusolusyonan yung comfort ng ride. Lalong-lalo na sa mga alam natin, yung mga ibang brand na like Toyota, medyo may konting tagdag siya like Hilux. Ito sir, guaranteed talaga ng Ridemax. Talagang sir, swabe ride talaga. Yung suspension, lalambot yung sakay ng sasakyan. Tsaka sir, bonus pa. Ang Ridemax sir, may 4-way damping system. Ayan. Ito sir, makikita natin dito. Test natin. Sa number 1 sir, ito yung soft. Pwede siya adjust ng soft test. Then, merong number 3, pwede ka mag-adjust ng hard. Tsaka hardest. Yan sir, pwede ka dyan mag-adjust sir para kung ano prefer mo. Parang kung sa mga weighting, sa mga weight loading capacity. Tsaka sir, ang Ridemax sir, talagang ano po, pwedeng-pwede siya i-partner like sa mga King Spring, ito po makikita natin. Tsaka po sa Lovell Spring. And then ngayon, yung bago nating Pro Fender na progressive spring na rin.
Tsaka sa una, budget-friendly talaga. Compared sa ibang brand na talagang medyo may kamahalan, ito po talaga mapapantayan niya yung mahal ng brand. Ito sir, talaga malambot talaga siya. At tsaka sulit siya for it. Sulit, right? Talaga sir, sulit. If you want something more higher performance, yeah. Dito tayo sa Queen Series naman mag-upgrade. Yes, tama ba ako sir? Yes sir, tama. Tsaka sir, itong Ridemax, hindi lang siya pang daily drive. Actually sir, natatest namin ito hanggang trail. Kayang-kaya talaga niya. Trail? Yes, yes sir. Nga pala, nasa Cabanatuan City tayo. Yes sir. Parang balitaan ko, okay daw mag-trail dito ah. Yes sir. Pwede ba? Tara sir sa garage. Tara! So guys, right now, we're ready for the trail. Pero before anything else, may pinakita sa akin si Boss Adrian na parang showroom nila sa mga gulong, yeah, at sa mga wheels, no? Let's go, sir. Sige, Boss, let's take a look at this. This looks very interesting, actually. Yeah. So guys, welcome to the showroom of all of our wheels and all of our tires. And Sir Adrian, napakarami natin collection, yes, dito. Isa-isa nga muna nga, okay, natin mga to. Sir, which ngayon, one are these? Which, okay, one is this? Go, yes, ahead. Yes. Meron tayong BF Goodrich. Yan, kilala yan ng lahat. Of course. Yes. Ito, meron tong meron siyang made in Thailand. And una, tsaka meron tayong made in US. Meron siyang 10-ply rating. And then, meron siyang 6-ply rating. Ngayon, nakakabit siya sa XD KMC na FMJ, full metal jacket. Right. Meron siyang parang ano, beadlock design. Yan, di ba? Parang solid talaga siya. Solid. Oh. Perfect siya sa mga lifted na pickup. Then, ito, kasi ito ay naka-negative offset. Mm-hmm. Then, next tayo sa ibang tires. Next tires natin, ito namang ang Monster na Australian brand. Talagang sikat na sikat ito sa Australia. Monster Terrain Gripper. Ito ay ano, all-terrain na siya. All-terrain, mm-hmm, na tires na. Pwede pang kahit saan. Yeah, okay, all-terrain. Tsaka po, nakalagay din ang fuel contra. Ang fuel contra po, magandang design ito sa mga SUV like Montero, Fortuner, na gusto lang eh, para bang clean lang. Ayun. Na para bang, kasi si fuel, may dalawang klase siya eh. Meron siyang pang off-road rims. Meron din siya parang clean lang na parang elegante. Okay. So fuel contra yung masasuggest ko sa'yo. Parang great. Ganyan. Wonderful. Wonderful. Okay, yeah. What about next? What do we have here? Yeah. Arrivo naman. Arrivo is the cheapest but top quality brand. Na meron siyang 3 years warranty. All-terrain na siya. Nakakabit sa kanya ay fuel reaction. Itong fuel reaction ay ano to? 2021 design ng fuel. Mukhang bago nga. Yes. Tsaka sir, tingnan mo naman, solid. Oo nga. Parang nga. Shuriken na. Di ba? Totoo, diba? Totoo. Parang yes, biglang naalala ko si Naruto. Yan, tama, di ba? Okay, okay. Okay, sir. Tell me more about it. Go ahead. Yeah, yan. Tapos sir, ito maganda nito sa mga SUV and then mga pickups na talagang simple lang. Yeah, okay. Okay. And then, what do, yes, we have here? Ito. Have... So, fuel gripper. Ito po, bagong-bago ng fuel. White side design na siya. Last year kasi, parang ano siya eh, wala pa siyang white side wall. Ngayon po, meron na siyang white side. Para bang BFG style, di ba? Solid siya. Tsaka ito po, the best to. The best to. Itong tread niya, kung mapapansin mo, parang normal tread lang, di ba? Mm-hmm. Pero kung makikita mo, sir, F yan. Ah, yeah, fuel, yeah. Fuel design. Like this, sir. Oo. Oh, oh. Yan. So, pag F. Dumaan ka kahit saan, kung talagang maalala ka, naka-fuel ka. Yeah. Talagang yung footprint mo, kitang-kita nga. Yes, yes. Yan, fuel terrain gripper. Okay, leaving a footprint with the fuel terrain, yes, gripper. Yes, yes. Okay naman, ito last. Mastercraft US. Ito naman ay mud terrain nila. Then, meron tayong KMC Carnage na 17x9. Ito din ay 2021 model ng KMC. Mm-hmm. Yan, maganda-maganda to sa mga matataas sa sasakyan, sa mga simple, mga SUV. Yan, ganyan. Okay. Alright, so Sir Aiden, we got to see some of our, yeah, tires here. Tanong ko na lang din, as someone who's familiar with off-roading, I'm reaching out to those na, mm-hmm, medyo hindi pa sanay mag-off-road, okay, pero sa gulong, and sa wheels, sa tires, whichever, ano-ano ba yung mga bagay na kailangan i-look out for, yeah, or kailangan alalayan pag mag-off-road? Okay, first po, unang tanong, sa mga client namin na bumibili ng gulong, tinatanong ko sila saan ba nila gagamitin, mm-hmm, at ano purpose nila. Sa mga trail ride, una-una sinasuggest ko like gantong Mastercraft MXT. Ito ay parang macho look na gulong. Talagang bad terrain siya. Yeah. Tsaka ito kaya niya mag-handle up to 10 PSI to 15. Ganyan siya. Kaya niya mag-lower down hanggang doon. Okay. Tsaka itong rim na ito. Ng pressure na yan. Yes, yes. Para talagang kumapit siya, yes, sa putikan. Yes, para kumapit tsaka maganda yung traction niya. Right, right. Yeah.
Okay. Kasi pag magte-trail ka, obligado mag-lower down ka talaga eh. Totoo. Especially hindi pwede kung maulan, no? Yes, tama. Hindi pwede yung 30 PSI ka, lulusong ka. Duduras ka lang. Kailangan talaga at least mga 15 to 25 yan. Oo. Good yan. So talagang solid ang 10 dito? Yeah, solid to. Okay. Pwede rin sa BFG yan. Pakita ko yung BFG. Mm-mm. Sige po. BFG, ito yung unang nakita natin kanina. Ganun yes. din siya. Ang BF Goodrich naman ito, KO2 design. All-terrain, meron din ang BFG na KM3 design. Yung KM3 yun yung mud-terrain. Itong BFG na all-terrain, ito talaga solid talaga. Kilala ito ng lahat. Tsaka ito, mapa-off-road, mapa-on-road talaga, sir. Sobrang... Wala kang talo. Walang talo. Tsaka solid talaga ito. Okay. Sir Adrian, there's something special about this wheel. Parang, well, aside from it being the only one in that corner, parang tingin ko merong something special about sa yes. gulong na to. Ano tama meron ka. Dito? Tama ka. Ito yung fuel unit na beadlock rim. Ibig sabihin na ito, true beadlock rim. Okay. Yan. Kung makikita mo yung mga tornilyo na yan, isa-isa siyang natatanggal. Ah, okay. Bakit ka mo? Kasi sir, itong fuel unit beadlock rim, kaya niyang mag-lower down ng PSI up to 5 to 10. Talagang mababa na. Mababa na. Kasi sir, kaya may mga tornilyong ganyan, hindi niya kaya mag-i-divid yung gulong mo. Ah, yeah. Oo, hindi katulad ng mga ibang ganito na parang cast lang na hanggang 15 lang siya. Yeah. Ito talaga, hanggang 5 to 10, kaya niya. So talagang pag sinasabi nila yung dividing, yun yung parang itong bakal natin, natatanggal sa goma. Yes, natatanggal talaga sa yan goma. Yan ang dividing yes. na sinasabi nila. So kapag dahil sa mga tornilyo na to, hindi siya basta-basta kakalat. Hindi basta-basta. Tsaka yan, yung maya, may proper torque po lahat yan. Alright. May proper na higpit. Mm-hmm. Tama. Sold. So we've seen all the wheels and all the tires and sobrang excited na ako sa trail natin. Sir Adrian, thank you for giving me the full shop tour. Tara, are we ready? Tara sir. Let's go. Alright sir, mukhang nagsimula na nga talaga tayo. This is it. This is the official trail ride edition of Garage Tours Episode 2. First of all sir, let's call it first. Asan ba tayo? Sir, ngayon nandito tayo sa Minalungaw Trail. Ito ay pinakasikat na trail dito sa Nueva Ecija. Yan. And from the looks of it, we are doing a bit of hill descents, hill ride, whichever. River crossing. Oh, river crossing. Ito nga eh, river crossing nga. Yan ang una na sa isip ko. And mga kaibigan, may nangyari na nga. Ito na yun. Our first, casualty na ba tawag natin dito? No, di naman, nabalaho. Nabalaho, okay. And this is why hindi ka talaga pwede na mag-trail na mag-isa. Tama. Okay. Buti na lang ang ating mga kaibigan from Come Up Winch is here to save the day, di ba? Yeah. Alright, now, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, Sir Adrian, ito ay Gen 2. Gen 2 seal, ito yung pinakabago ng Come Up Winch na seal edition. Ibig sabihin, waterproof na siya, pwedeng lumubog. Tsaka may wireless controller na rin. Tapos balitaan ko may ganong kalakas ulit yung torque niya? Actually, 12,000? Actually sir, 9,500 pounds to. 9,500? Pero ang talagang true rated niya is 12,000 torque. Wow! Kayang-kaya niya. 12,000 sobrang solid. Newton meters of torque. Tsaka sir, synthetic solid. Cable. Synthetic cable. Yeah, and one of the things I appreciate about this, we were talking about this kanina sa garahe, pero meron din siyang indicator sa baterya niya. Sa lahat ng winch na galing kasi ako ng Warn, yeah. wala siyang ganito. Ito lang bukod tangin nakita ko na winch na parang digital, na nakikita mo yung battery health ng sasakyan mo, kung mahina pa o malakas. Yan, talaga may indicator siya. So, napaka-practical pala ito. Yes, talaga, okay. Sobra. So, malaking tulong din siya. Kahit kung nasa Maynila ka, at least alam mo yung status ng baterya mo, nandiyan na rin. Ito na siya. Alright. And ang ating Hilux dito, okay, so you mentioned earlier, it's 4x2, nabalahaw. Yes. Okay, no problem though, the winch is here. Okay. Paano natin gagawin to? So, okay, sige sir. Okay. So, ngayon, we're using Come Up Winch Remote. Okay. Ang winch remote ay... Wireless na ito. Wireless na yan? Na. Okay. Sige. Now, what's it doing? Ayun. Okay. Yung remote niya, niluluwag yung winch para ma-release yung buong wire. Yeah. Okay. Yan ang kasarapan ng synthetic cable. Magaan siya. Tapos ang ginhawa nga, wireless remote siya. Yes, so, tama. Hindi ka na magdadalawang isip. Hindi na. Okay. Kakabit na lang sa Hilux. And in true off-road fashion, itong Jeep Gladiator natin, ilalagay natin in reverse? Yeah, reverse or no need na. Kayang-kaya na ng Come Up Winch yan. Oh, yes. So kahit mabigat tong Hilux, kayang-kaya niyang hatakin. Wow! So you're telling me in park at nakataas ang handbrake nito, yes. Hindi na kailangan,
Basta mahalaga, ang tip ko lang sa mga gumagamit ng winch, basta pag nag-winching tayo, dapat malayo tayo. Layo muna tayo. Layo muna tayo. Kasi minsan, nagkakaroon na minsan mapuputol. Ayun. Oh, ayun, ganun. Oh. Okay, try tama, natin. Tama. Diba? Wow! Sobra! Ngayon ko lang nakita to ah! Yeah, diba sobra? Wow! Wow! Okay na siya. Alright, and with that, folks, let's proceed with the rest of the trail. Yeah, huh? Let's go! Okay! So wow, this was quite an experience, Sir Adrian. Napakaganda ng nakikita natin dito. Ang dami nating mga dinaanan ng mga bagay. And one of the different things na hindi ako sanay was yung mga 2L, 4L na yan. Ano ba yung visa niyan? Ah, okay, okay. So may tatlong klase yan eh. Merong 2H, 4H, and then 4L. Okay. Una muna ay 2H. Ibig sabihin, two-wheel drive, high range. Okay. It means ginagamit lang siya for normal use, normal mga daan lang, asfalto. Then yung 4H, it means four-wheel drive, high range. It means for great traction, like pwede siyang gamitin sa mga light trail, okay, sa mga konting mud, sa konting sand dunes. Yung 4L naman, it means four-wheel drive, low range. It means low gear ratio are being used. So ito yung talagang siya, talagang, ahunan talaga sa mga steep hills. Ayun. Tsaka ano siya talagang... great torque ang gamit niya. Yeah. So, kumbaga sa kotse, parang nakababad ka sa Primera. Yes, ano? Parang ganun. Sobrang taas ng torque talaga ng sasakyan. Mm-hmm. Pero you would need that para umakyat sa mga madudulas na surface kanina. Madudulas na surface, tsaka sa mga steep hills, lalo't mga engine braking. Yeah, yeah. Sa mga, kung mabaon ka man, sa mga madipit, pwedeng-pwede yan. Alright. Kanina, ano ba yung ginamit mo sa FJ Cruiser? Anong... Doon kanina, sir, sa tulad nato, nakikita natin sa likod, hindi siya makakasampa ng 2H lang. Hindi siya makakasampa ng 4H lang. Makakasampa siya ng 4L ng low gear ratio ang ginagamit. It means sobrang taas nung torque para makataas diyan. At syempre nagkabit na rin tayo diyan ng ARB front and rear lock differential system. It means meron siya naglalock yung differential niya sa harap at likod. Kaya ano siya nakakaakyat siya ng ganyan. Now, ladies and gentlemen, it's time for us to proceed to one of our final segments with Boss Adrian here, and it's getting to know the man behind the garage. Sir Adrian, pare-parehas tayo sa car culture. Lahat tayo mahilig sa kotse. And now we're gonna go on with usapang kotse. So, let's get to know your car preferences. Paano ba nagsimula ang hilig mo sa mga sasakyan? Okay, sir. Nung bata tayo, mahilig tayong mag-collect ng mga sasakyan. Yeah, yeah. Like yung Hot Wheels. Ayun, oh. Yung Tomicas, yan. Yan sir, parang na-inspired ba kunti-kunti pag nasa mula ko nung bata ko, parang isa-isa, bumibili ko hanggat makarami ko. Ngayon, actually, nasa 100 plus ang ano ko. Wow! Hanggang ngayon sa opisina. Yes, nandun, naka-frame yun. Galing! Yung sir, nag-inspirasyon ko, kaya nahilig ako sa mga sasakyan. Wow, wonderful, yes. Wonderful. Mm-hmm. Sir Adrian, you quite have a very wonderful taste in cars, but the day is almost done and again, thank you very much for the ADZ Garage experience. Thank you din. Sobrang nag-enjoy kami. Yes, but before anything else, how about you invite our viewers to visit your garage? Okay. Okay, once again, I'm Adrian Pajarillo, owner of ADZ Garage. I'm inviting you to visit our shop here in Cabanatuan City, Nueva, Ecija. Also, please like our page, ADZ Garage. Thank you very much. Once again, Mr. Adrian Pajarillo of ADZ Garage. Thank you very much, Sir Adrian. Yes, thank you, sir. Ladies and gentlemen, this has been episode 2 of Team Ridemax Philippines TV Garage Tours. It's been a beautiful day and thank you very much to our friends from ADZ Garage for giving us quite the experience. I had a lot of fun. I hope you guys did too. If you guys did, comment down below. I would totally love to hear from you. But don't forget, make sure you like, subscribe, and click on that bell so you get notified for whenever we release new YouTube videos. Until then, thanks for tuning in. Stay safe, stay healthy, and I'll see you for episode 3. Take care, everyone. Drive safe.